Hello guys, I'm Matt. Magandang hapon po sa inyo. This is my first time na magpapadala ng kwento. Kaya sana mapansin. Before pandemic lang ito nangyari. Nagpunta kasi kaming Manila para magbakasyon. Sawang-sawa niya kasi kami sa probinsya. Sa Parañaque sana kami mag-check-in ng hotel. Kaso na-cancel yung book namin doon. Hindi na kami tumuloy doon. Naghanap na lang kami ng ibang hotel. Kakahanap namin. Napunta kami sa may Pasay. May magandang hotel dyan. Marami ang nakakaalam nito. Huwag na lang po nating pangalanan. Kawawa naman si Sir Paul pag nagkaroon ng problema, diba? You sure bro? Dito na tayo? Baka mamaya may mga multo pa dyan, ha? Nangaasar na tanong ni Brando. We're here na nga, diba? So what's your problem, man? Inis na tanong ni Francis habang naglalakad kami sa hallway. Inawat na namin silang dalawa bago pa sila magkainitan ng tuluyan. Pagdating namin sa room namin, namangha kami. Kasi ang ganda-ganda ng kwarto. Malaking room. May apat pa na kama sa loob. Sakto para sa aming apat din. Bukod pa doon, may swimming pool pa sa labas. Marami ding chicks. Dahilan para ganahan si Brando. This is cool, you know, bros. Ito na yata yung pinakamagandang hotel na napuntahan ko dito sa Manila. Sabi naman ni Nick. So what now? Ano nang gagawin natin, guys? Tanong ko sa kanila. Kung gusto nyo, guys, samahan nyo ako sa pool. Ang dami mga chika bebes. Ano, tara? G? Pag-aaya ni Brando. Magsasalita pa sana si Francis. Pero bigla na lang kami nakarinig ng ingay sa CR. Ako na yung nagkusang loob para i-check kung ano yon. Pagpunta ko ng CR, nasa sahig yung mga sabon na mukhang naiwan pa ng mga naunang guest. Hey guys, lumindol ba? Tanong ko sa kanila. Napapaisip kasi ako, paano babagsak yung sabon? Nasa maayos naman kasing nalagyan. Bro naman, walang lindol no? Alam mo kung paano yayanig dito? Kapag may kasama na tayong chicks. Sabi naman ni Nick, napapailing na lang ako ng mga time na yun. Maya-maya, lumabas sa sinikat Brando. Naiwan na lang kami ni Francis doon. Gusto ko sinabing magpahingi. Kinagpaiwan na lang kami. Habang nagkukwentuhan kaming dalawa, narinig namin bumukas yung shower sa may bathroom. Sina Brando tsaka si Nick, bumaba na diba? Oh, bakit? Sino yung naliligo doon? Napabangon ako sa kama. Pumunta ako sa may bathroom. Pagbukas ko ng glass door, sobrang daming tubig na nasa sahig. Pinatay ko agad yung shower. Nagtataka akong bumalik sa kama. That time, may hinala ako niya bukod sa amin. May kasama kaming hindi nakikita. Hindi ko na muna sinabi sa mga kasama ko. Hindi pa naman kasi ako sigurado eh. After an hour, mag-isa na lang ako sa unit namin. Tumambay ako sa balcony habang nag-iossi. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko sila Nick at Brando sa may swimming pool. Napansin nila akong nandun. May sinasenya sila sa akin, pero dahil malayo sila, hindi ko alam kung ano yun. Hanggang sa hindi na sila nakatiis, nagsiahon silang dalawa. Ilang minuto lang, pumasok na sila ng unit namin, tapos parang may nahanap sila roon. Bakit bro? May problema? Tanong ko sa kanila. Hindi mo ba naramdaman? Tanong ni Nick. Naramdaman? What? Sa likod mo bro kanina, may kasama kang babae. Nakasuot siya ng white dude. Kilala mo ba siya? O baka nagsosolo ka ng chicks ha? Sabi ni Brando sa akin na ipinagtaka ko naman. Ha? Babae? Bakit naman ako magdadala ng babae dito? Tanong ko. That's the point nga bro. May babae ka dito kanina. Hindi natin kakilala yun eh. Pero saan nagpunta yun? Nakalak naman yung door pagdating namin. So paano nakapasok yun? Nagtataka na talaga kami noon. Lalong-lalo na si Nick. Nagkakatinginan kaming apat. Nakikiramdam kami sa buong kwarto. Kahit hindi kami nagsasalita, alam kong iisa lang yung takbo ng utak namin. Alam nyo, should transfer to another room. Dahil
May kasama yata tayong hindi tao rito. Tigasin talaga si Brando. Pero never ko nakitang naduwag siya. Wow! What the hell? Kailan ka ba niniwala sa multo? Natatawa na lang si Nick. Napangisi na lang si Brando. Hinintay na lang namin makabalik si Francis. Sa paghihintay namin, may nagparamdam na naman sa unit namin. Habang nagbabalaw si Brando sa bathroom, napamura siya. Ang sabi niya, may humawak doon sa puwet niya. Si Nick pa nga'y pinagbintangan niya eh. Ikausap ko si Nick nung time na yun. Nagmadaling maligo si Brando. Kabado talagang nata eh. Taeng-taeng na siya makalipat ng unit noon. Sunod-sunod na kasi nagpaparamdam. Kaya na makabalik na si Francis, kinausap namin yung receptionist. Nagdahilan na lang kami na hindi namin gusto yung view. Ayaw kasi namin magbukang siraulo. Alam kasi namin hindi maniniwala kapag multo yung dahilan namin. Mabuti na lang, pumayag sila noon. Mas okay nga rin eh. Mas malaki nilipatan namin. Sigurado ka Francis okay na rito? Kapag kasi ikaw yung pumili ng unit, palagi may unwanted guest eh. Sabi ni Brando. Paano ko naman masasabi na okay rito? Tignan natin. Kapag may nagparamdam, ibig sabihin, hindi okay rito. As simple as that. Tama na yan. Natulog na tayo guys. Gagala pa tayo tomorrow. Alisin nyo na muna yung mga multo sa isip nyo. Awat ni Nick. At ang sabi ko naman, if ever na may kasama pa rin tayo rito, tiisin nyo na lang mga bro. Kanya-kanya na kaming ayos ng kama namin. Nakatulog naman kami. Pero nang bandang alas 3 na, nagising ako. Pagbangon ko, nagulat ako kay Brando. Gising din kasi siya. Bro, check mo yung bathroom. Para may tao. Bulong niya. Kinilibutan ulit ako noon. Membing yung tulog ni Francis. Si Nick naman, nakatakip ng kumot. Bumangon ako. Dahan-dahan ako lumapit sa CR. Kumpirmado, meron ngang naliligo doon. Pagbukas ko ng glass door, nagulat ako. Kasi nandoon si Nick. Pucha, what's wrong with you bro? Type mo ba ako? Napatingin ka agad ako sa higaan ni Nick. Pucha, may taong nakasaklob ng kumot doon. Bro, hindi si Nick yan. Nandito si Nick. Naliligo. Napasigaw na ako. Nagtakbuhan si Brando at Francis palapit sa amin ni Nick. Wala ni isa sa amin naglakas ng loob na tanggalin yung kumot. Sino yung nasa kama ko? Maski si Nick, natakot na rin nang makita niya yung nakatakip ng kumot. Ilang sandali pa, yung nandun sa ilalim ng kumot, unti-unting lumulutang. Kaming apat naman, nagtakbuhan ka agad palabas ng unit. Tatakbo na rin sana palabas si Nick. Kaso na-realize niyang wala pa pala siyang suot. Hindi ko alam kung paano siya nakapagdamit. Basta nakasunod din siya sa amin. Pinuntahan ulit namin yung receptionist. Nagreklamo kami sa kanila. Bad trip na si Brando sa kanila. Kaya sinama nila kami sa isang parang conference room. Doon nila kami kinausap. Paulit-ulit nilang tinatanggi na walang multo sa hotel na yun. Tininong pa nga nila kung minagamit daw ba kami na pwedeng dahilan para mag-hallucinate kami. Unti ka nang masapang ni branding manager. Pinagbibintangan ba naman kami nagdodroga? What the fuck? Pinagbibintangan mo ba kami? Gusto mo magpa-drug test tayo eh. Pag negative kami, kakasuhan kita. Kakasuhan namin kayo ng father ko. Mga edukado kami. Matitunong kaming tao. Hindi kami adik. How dare you? Mabuti. Napakalma namin si Brando. Nag-offer sila sa amin na mas magandang deal. Ilalagay na lang nila kami sa VIP room nila. Pero kapalit nun, huwag na lang doon namin kakalat yung nangyari. Wala naman problema sa amin. Basta, wala na magpaparamdam. Bumalik kami sa unit namin. Pero kasama na namin yung ibang staff. Kahit sila, nagulat din ang makita yung footprint sa may kisame. Doon sila naniniwala na may kakaiba talaga sa hotel nila. Yung manager lang talaga yung nagtedenay eh. Na makalipat na kami, hindi pa rin kami makampante. Sa VIP room,
Mas maganda at mas elegante. Afford naman namin makapag-VIP room. Pero siyempre, mas wise kung tipid-tipid lang, diba? Ang kaso, ayaw nilang masira yung image nila. Takot na takot sila. Kaya sila na yung nag-offer sa amin nun. May apat pa rin kama sa loob. Nasa pinaktaas sa palipag kami. Kaya anytime, kaya namin makapunta ng rooftop. Mulat na mulat yung mata namin nun. Inabot na kami ng umaga kakabantay kung may magpaparamdam o wala. Salip na maaga kami aalis. Hapon na kami nakaalis ng unit. Umaga na rin kasi kami nakatulog. Pagtapos namin mamasyal, umuwi na kami. Naging kampante na kami nung time na yun. Wala na kasi nagpaparamdam na kung ano. Ang naisip namin, baka doon lang sa room na yun. O kaya doon sa floor na yun. Nung gabing yun, membing kaming natulog. Masasabi kong sulit na sulit yung pagstay namin sa loob ng 3 days. 1 week kasi kami sa Maynila. Kaya sinatitirang 4 na araw, nilaan namin sa pamamasyal. What if bro kung sa Intramuros naman tayo? Nagsuggest ako sa kanila. Nakasalampak lang kami sa sofa noon. Tapos open din yung malaking balcony. Good idea man. Tara G, bukas. Okay naman kay Nick. Nasaan na naman ba si Francis? Palaging wala kapag may usapan eh. Hinahanap siya ni Brando. Nasa rooftop bro. Talking to her obsessive GF. Sabi ni Nick. Ay nako. Pampam talagang shota niya ni. Alam niya nag-i-enjoy tayo. Tapos tawag ng tawag. Ay nako. Napainto naman kami sa pag-uusap. Meron kasing pumindot ang doorbell. Nagkaturoan pa kami kung sino magbubukas. Pero sorry, sinik na lang yung nag-check. Wala namang tao. Nagkatinginan agad kami ni Brando. Iisa kami ng iniisip. Nonsense joke dude. Paano tutunog yung doorbell kung walang pipindot? Sa tanong na yun ni Brando, mas lalo kami nakapag-isip na baka kami nagpaparamdam na naman. Nagpatay malisya na lang kami. Nag-focus kami sa pagsa-cellphone nun. Naisip namin baka kami nantitrip lang. O kaya baka naman si Francis. Pero lumipas pa yung ilang sandali. Bumalik na si Francis. Nanlalaki yung mata niyang tinitingnan si Nick. Nauna ka pa sa akin? Tanong ni Francis kay Nick. Pinagsasabi mo bro. Nakasalubong kita sa elevator ah. Ang sabi mo bibili ka lang. Nagtayuan na naman yung mga balihibo namin. Ilang minuto lang kasi pagkatapos magsalita ni Francis, biglang nagpatay sindi yung ilaw. Sa takot naming apat, napasiksik na kami sa pader. Hanggang sa narinig na lang namin na parang may tao na sa kitchen. Nagkakabagsakan na yung mga utensils doon. Dahil na-curious kami, dahan-dahan kami sumilip doon. Nanigas kami sa kinatatayuan namin. Kasi may nakita kaming babae. Nakasuot siya ng puting bestida. Mahaba ang buhok. Hindi namin makita yung mukha. Malabot siya kaparang blanco. Sino ka? Pagkasigaw ni Brandon noon, namatay yung ilaw sa loob ng VIP room. Maya-maya lang, bigla na lang kami nakaramdam ng kakaibang lamig. Pagbukas ng ilaw, nasa harapan na namin yung babae. Ilang oras na yung nabanggit namin, kanya-kanya kami takbuhan palabas. Sa sobrang taranta namin, nagkanda dulas-dulas pa kami sa hallway. Dumiretso kami sa receptionist at doon, tuluyan nang gumawa ng iskandalo si Brando. Buti na lang, inawat siya ng mga guide. Wala talaga kaming ideya kung bakit kami sinusundan ng multo na yun. Wala naman kami ginawang masama. Nag-check-in lang naman kami. Malakas ang kutob naming apat na may alam yung mga manager. Pilit lang nilang pinagtatakpan. Parang hindi naman kasi kami intensyon takutin ng multo. Palagi namin, may gusto siyang sabihin sa amin. Pero dahil natakot nga kami at hindi naman namin hilig yung ganong forte at mas lalong hindi namin siya maintindihan, hindi na namin tinapos yung isang linggo namin. Umalis kami ng hotel na yun kasi kung magtatagal pa kami doon, baka makapanakit na si Brando. Bago kami umalis ng hotel, sinabihan kami ng mga manager na huwag namin kakalat yung nangyari.
pero hindi pumayag si Brando. Lahat ng kakilala namin, binalaan niyang huwag mag-check-in sa hotel na yon. Sa pagkakaalam ko nga, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung hotel nila. Ang hindi ko lang alam, kung meron pa rin bang nagpapakita ng multo doon sa mga unit nila. Sa mga mahilig mag-check-in, palagi niyong titignan yung mga reviews. Baka hindi niyo alam, sa mga unit na na-check-inan niyo, eh meron na pala kayong kasama na hindi tao. Thank you.